Hindi pwedeng mangyari to! Kailangan ko na tubig! Susan, may tubig ka ba dyan? Nako, wala nga. Isang baso lang nakuha kong tubig. Wrong timing ang paliligo mo dahil walang tubig sa buong baryo. Ako, hindi pwede mangyari yun. Paano na lang tasa mo sa katawan ko? Ang init-init ko naman ang panahon. Kailangan ko talaga maligo. Oo nga eh. Pero may solusyon ako sa problema mo. Ah, talaga? Mm-hmm. Ano yun? Solusyon sa tag-init. Maligo! Dadali namin kayo sa mga sikat na paliguan ng bayan. Mula sa Daranac Falls hanggang sa Kaliraya, pati na pagsanghan. Sumisid, magbubad at magpakasarap. Ito ang hataw sa tag-araw ng numero unong programa tuwing Linggo. Kay Susan tayo! O, dali, lika na, sumama ka na, dali. Lika, sumama ka na. Naku, tama bang may sabong ka pa sa katawan? Alam niyo ba kung nasaan ang mundo ng Encantadia? Familiar ba sa iyo ang eksenang ito kung saan nagkakilala si Ibaro at Alena? Saan nga ba ito? Mahigit kumulang 80 kilometro mula Maynila, at the heart of Tanay Rizal, matatagpuan ang Daranac Falls. Sa GMA Telefantasia na Encantadia, ito ang paboritong hangout ng mga Encantada. Pero sa totoong buhay, ito ang tambayan ng mga taong init na init at gustong magpalangig. Ang entrance fee dito, 20 pesos lang para sa matatanda at 15 pesos naman para sa mga bata. Kailangan nasa na pulse dito sa restaurant ngayon. Wala na yung hinulugang taktak sa antipolo. Ito na lang. Isang talon na halos 25 talampakan ang taas at preskong tubig mula sa ilog ang bubusog sa mga mata mo dito. Ito ang dinarayan ng mga tao dito sa Daranac Falls, ang maligo sa ilalim ng talon. Kung gusto niyong lumayo sa matinding gulo at init sa Maynila, this is the place to be! Swimming galore ang labis niyong ma-enjoy dito. Kanya-kanyang espasyo, kanya-kanyang teritoryo, kanya-kanyang estilo. Careful nga lang dahil may kalaliman ng tubig dito. Sintaas ng talon ang lalim ng tubig. Umaabot ito sa halos 20 feet. Pero suwak naman ang lalim na ito kung diving ang trip mo. Kasi pag sa swimming pool kami nag-dive, medyo mababaw kasi ito 25 feet ang lalim. At saka presko. Talagang malamig. Masarap. Bukod sa falls, may maliliit na talon at mga balon na pwede rin paliguan. Pwede rin itong sisirin. O diba? How exciting! Dahil medyo minsan maraming tao doon sa falls, pwede na kayo dito o solo-solo nyo pa, di ba? Ang linaw ng tubig, ang lamig pa. Hanggang dito ko lang. Feeling close to nature ang drama nyo rito. At mala-natural jacuzzi ang paliguan nyo. Sa ibahan kasi fresh water. Tapos talagang makikita mo yung magandang nature, gano'n. May mga kubong nagkalat sa buong lugar, 350 pesos at renta, pang buong araw na. Pero kung nagtitipid ka, dito na lang sa mesa, sa halagang 80. Kung di nyo naman trip mag-swimming, abay magbaon ng barya. Dahil malamang,
ang bagsak mo'y sa biritan. Open to all ang video kay machine, kaya di mo mapipigilang mapasing. At for the big boys, caring-carry ang billiards. Alagang-alaga ng munisipyo ng Tanay ang buong lugar ng Daranac Falls. Pero bakit nga ba Daranac ang pangalan ng talong ito? Teka, eto po ang kwento. Noong panahon ng Japanese time, itikutan ang mga grilya. Sabi nilang kukunin daw ito ng mga Hapon. Sabi nilang mga grilya naman, Daranac ang dugo. Ah, kaya pala Daranac. Pero sure na sure ako, tubig po at hindi dugo ang umaagos dito. Kung gusto niyong pumunta sa Daranac, may mga jeep papuntang Tanay mula sa Shio Boulevard. 40 pesos ang bayad. Pagdating sa bayan ng Tanay, may mga tricycle na magdadala sa inyo sa mismong Daranac Falls. 150 pesos ang arkila. Tayo na sa Antipolo. Opo, isa bang sikat na talon ang matatagpuan dito? Ang hinulugang taktak. Pahanga-hanga ang ginulang tubig. Presko at malinis. Pang postcard talaga ang dating. Pero hep, bawal na po ang swimming dito. Ngunit kung di pwede ang liguan, pwedeng-pwede naman itong pasyalan. 5 piso ang entrance fee para sa mga bata at 8 piso naman para sa matatanda. Siya nga pala, nagkalat sa paligid ang mga swimming pool na open sa lahat kaya dito na lang kayo magbabad. Isang malaking park ang buong lugar kaya walang problema sa cottages. Kahit saan ka pumuesto, libreng-libre po ito. Kung trip niyong dumayo rito, sakay lang ng jeep patungong Antipolo. 18 pesos lang ang pamasahe rito. Tapos mag-tricycle na lang kayo sa halagang 10 piso. O ayan, kung hot na hot ang feeling nyo, abay punta na sa Daranac at hinulugang taktak. Ito ang pamatid-init na talaga namang swak na swak. Ang sarap ng simoy ng hangin. Maaliwalas. Kakaiba pa ang tanawin. At preskong-presko sa paraisong ito. Mantakin yung wala pang 3 oras. Nandito na tayo sa Kaliraya! Ang Kaliraya Lake ay matatagpuan malapit sa Laguna Lake. Man-made o gawa ng tao ang lawang ito. Ang tubig dito ay ginagamit ng kalapit na hydropower plant. At isa rin ito sa paboritong weekend pasyalan ng mga taga-Maynila. Para sa isang wholesome family outing, dito na kayo sa Kaliraya Recreation Center. Siguradong fresh ang hangin dito dahil bawal manigarilyo at clean fan dahil bawal din ang alak. Kaya ang masayang outing, tiyak na tiyak! Pampamilya, pambarkada, pambungkusina, pambungkuskwela, o kahit buong barangay pa, lahat kasyang-kasya dito sa Kaliraya. Ang kanilang rooms, very affordable sa inyong budget. Siguradong walang trouble. Tulad na lang ng kwartong ito, may double deck na, may double bed pa. Kaya pang buong pamilya talaga. At kung one big happy family naman kayo, mas bagay kayo sa duplex na ito. 15 tao ang kasya dito. May 4 na shower at 2 banyo. Kung 30 kayo o mahigit, sanipa hot section na kayo. Dito, may kumpletong beddings at may aircon pa. Common ang banyo at shower pero okay lang para maging mas closer to each other. Habang nagpapahinga sa inyong pagdating, marami na agad kayong pwedeng gawin. Bumirit muna kayo sa bidyoke. Fishing! Sa fish pond na ito, may mahuhuli raw na hito. Binurog na tinapay lang ang pampain dito. Hinihintay ko ang hito. Masyado siyang mailap. Ah, yay! Nakahuli na ako! Ang laki oh! Kalang galing ko, wala pang 10 minutes. Nakahuli na ako ng isang hito. Kikiluhin at kakainin. Patay kang hito ka.
Kaya tara na sa kanilang dining area. Buffet style ang kanilang pagkain. At kadalasan, kasama na ito sa renta ng kwarto na kinuha nyo. Oh, sulit, di ba? Ito na yung hito na nahuli namin kanina sa fish pond. Kanina, buhay pa yan, tumatalong pa. Ngayon, adobo na. At kakainin na namin ang hito. Adobo, hito. Ready na ba kayong i-explore ang great outdoor? Ready na ba kayo? Mag-Earthball! Okay, let's go! Ang Earthball ay parang volleyball, kaya lang gamundo ang laki ng bola. O ano, labang ka? Hawak ang daigdig pa sa kapatid ka. Bilagang mundo. Nakakaahon din tayo sa hirap. Nay, ano ba ito? Di talaga namin kaya. Eh kung sipain ko na lang kaya. At dahil nandito tayo sa Lake Caliraya, subukan naman natin ang mga water sports. Kung gusto niyong malibot ang buong lawa, canoeing o boating ang dapat niyong gawin. Para sa mga adventurous, water skiing ang bagay sa inyo. Magsuot ng ski at humawak sa tali habang hinihila kayo ng speedboat. Exciting, di ba? It's my turn. First time. Aber, tingnan ko nga kung pwede ko ito. Ano ka nyo? Nako, bahala na. Meg, hindi man lang nakatayo ang beauty ko. Kailangan ko muna yatang kumain ng isang dosenang balot. West, dito na lang ako sa jet ski. Dito, pwedeng umarurot kahit nakaupo. Kung sawa na kayo sa tubig, subukan ang kakaibang kasiyahan dito sa slip and slide. Padulasan po ito na gawa sa telon. At para mas maging madulas, walang tigil ang daloy ng tubig na may sabon. Aber, ma-experience nga. Naku, wapoys ang lola. Pero ang sarap. Kung di mo feel ang padulasan, abay sa swimming pool ka na lang. Sa beach. Iba talaga ang tubig dito. Relaxing. Mula sa exciting na araw sa Caliraya, isa namang exotic na hamon sa tiyan ang ating susubukan. Institusyon na sa Laguna ang restaurant na ito. Pamoso ang kanilang mga kakaibang putahe. Pero sa budget, ito na may swabe. Oh, eto ang ilang sample. Sarap. Melts in your mouth. Hi! What a way to end this exciting day. Mga pagkain sa sobrang sarap. Dead man na kung ako'y mabundat. Tara na, biyahe tayo. Kasama ang pamilya, barkada at buong grupo para mag-enjoy ng todo. Halika, biyahe tayo. Nasubukan mo na bang maglapit sa pagsanghan? Singing of Este. Speaking of pagsanghan, yan ang susunod nating pupuntahan. Mula Caliraya, bumiyahe kami ng halong isang oras patungo rito. Siyempre, pag nasa pagsanghan kayo, huwag niyong kaligtaan puntahan ang Pagsanghan Falls. Kaya, tara na! Ang Pagsanghan ang isa sa pinakasikat na tourist destination dito sa Pinas dahil sa tinatawag nilang Shooting the Rapids. Kung di niyo pa ito nakikita,
Enriquez. Just relax and enjoy the show. Di tulad ng ibang falls, ang tanging daan papunta sa Pagsanghan Falls ay ang ilog na ito. Para makarating doon, kailangang sumakay kayo sa bangkang ito. Kadalasan, dalawang tao lang ang pasahero sa isang bangka at mayroon kayong dalawang bangkero o boatman. Bago tayo tumuloy sa Pagsanghan Falls, kailangan natin magsuot ng life vest. Mahigpit ko itong ipinatutupad dito sa Pagsanghan Falls. Aabuti ng halos isang oras ang pagpunta sa falls dahil sa lungat sa agos ng tubig ang biyahe natin. Okay lang dahil maganda naman at nakakapanatag ang tanawin dito. Pero dahil pasalungat tayo sa tubig, bigay todo rin ang pagsagwan ng mga boatman. May kasama pa iyang sipa, tulak at hila. Nako, hirap pala ng trabaho nila. Sa sobrang hirap, pati ako ay napagod. Ay! Buti na lang, malapit na kami sa aming first stopover. Ang ating unang stopover, ang fast food center dito sa Pagsanghan Falls. Kung medyo nalimutan niyo magdala ng pagkain, o kaya naman eh, gutom na kayo, stop muna dito. Oh, tara! Game na ang Lola! Pero bago magpatuloy, may patikim muna ang aming bangkero. Inilapit niya kami sa mini falls o maliit na version ng falls dito sa Pagsanghan. Wow! Ang lamig ng tubig! At sa wakas, eto na kami sa falls. Alam niyo bang Magdapia Falls ang totoong pangalan ng falls na ito? Pero dahil sa Pagsanghan Laguna nga ito matatagpuan, kaya dumikit na rito ang pangalan ng bayan. Para mas kumpleto ang experience, kailangang lumapit tayo sa falls na ito. Manong! Sugod na! Ay, ang sarap! Ang lamig ng tubig at parang minamasahe ang likod mo sa tuwing tatama ito sa'yo. Sa sobrang kasiyahan, daig ko pa ang batang naglalaro sa ulan. Star for all seasons daw ang Magdapia Falls. Mapatag-araw o tag-ulan kasi rito, marami pa rin ang dumadayo. Sukay raw dito ang mga Koreano. Pag summer kasi sa Korea, tag-ulan naman sa Pinas. Kaya bentang-benta sa kanila na dito sumisid at magpakabasa. Shooting the Rapids, here we come! Shooting the Rapids ang tawag ng mga dayuhan dito dahil sasabayan ng bangkang sinasakyan mo ang agos ng tubig pababa. Pero huwag mag-alala, safe naman ito. Veterano na ang mga bangkero dito kaya kahit nakapikit, expert na sa Shooting the Rapids ang mga lolo nyo. Dahil kasabay na ng agos ang bangka, halos kalahating oras na lang ang ibinyahin namin pababa. O ano, kumbinsido na ba kayong bumisita rito sa Laguna? Kaya hataw na! Di kailangang lumayo at gumastos ng malaki para sa isang summer na talaga namang happy-happy! Presko na ba pakiramdam mo? Presko, presko! Salamat, Susan, ha? Buti na lang natuklasan ko itong Pagsanghan, Kaliraya, kaya itong Daranak Falls. Hindi na ako maubusan ng tubig na pampaligo. Higit sa lahat, kayang-kaya mo. Suwak na suwak sa budget mo at hindi pa gaano malayo. Bakit ang dami mong timba? Ay, nag-iigib ako ng Daranak Falls. Ikaw talaga, bawal mag-igib dito. Eh, siya nga pala, Susan. Kasama ko yung mga kababaryo ko. Ayan sila, oh. Lahat sila hindi pa naliligo? Lahat kayo hindi pa naliligo? Ano pa hinihintay nyo? Time na! Kay Susan tayo!